Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. It's Chris Kiko, and as promised, ito gagawa ko na ng video yung hair care na ginagamit ko or hair products na ginagamit ko to maintain my ash gray, gray silver hair. This has been 2 weeks simula nung napakulayan ko siya ng gray and na-maintain ko naman. As you can see, na gray pa rin siya. Almost. So, kung gusto niyo malaman kung ano-ano yung mga ginagawa ko to maintain this hair, just please, please keep on watching. So, etong nakikita niyong buhok ko, gaya nga nasabi ko kanina, this has been 2 weeks. And meron na akong mga, ayan o. Meron ng regrowth yung aking buhok. And sinasabi ko sa inyo last time na may mga yellowish pa. Purple shampoo ko, medyo nag-dark gray na siya, which I don't really mind because I don't want any more processing done to my hair anymore. Meaning, ayoko nang magpa-bleach ulit or magpa-kulay ulit. Ayoko na ng anything na kakailanganin pa ng developer. Kasi that's gonna dry out your hair even further. Share ko lang sa inyo kung ano-ano yung mga ginagawa ko para hindi siya mag-fade or para mag-slow down yung fading process. Kasi this is, as we all know, it's a fashion color. Gray is a fashion color. So, mas madali siya mag-fade kung hindi mo siya alagaan at kung hindi mo siya alam i-maintain or kung hindi mo siya alam gawa ng paraan. Doon sa mga tatanong kung ilang buwan ko siya pinahaba, this is about, I guess, magna 9 months na hair growth. So, yan. Okay pa naman siya. Ayos pa naman. Yung ends ko, hindi pa siya masyadong ngarag na ngarag. Kaya pang i-bleach or kaya pang mag-developer pa ng isang beses, but we're not gonna do that anymore since I don't mind yung mga ganitong konting-konting gray, dark gray na kulay kasi it gives it a lot of depth and texture. Mag-start tayo kung ilang beses ako nag-wash ng hair sa isang linggo. Kasi I don't wash my hair on a daily basis. Sinabi ko na yun sa unang video ko dahil it's gonna dry out your hair, it's gonna cause a lot of fading, and mas okay kung hindi mo siya gagawin ng araw-araw kasi mas less hassle for you. Lalo na if you're someone with long hair or yung mas mahaba pa dito buhok, hindi siya ganon ka-efficient para paliguan araw-araw since nandito lang din naman tayo sa bahay, may lockdown quarantine season 2 naman. Don't really need to wash your hair. Not unless you work out every day, which I don't do anymore. Siguro sisimula ko na lang sa, ayaw ko, June ulit mag-workout. Pero for now, naging practice ko na ang hindi pagtigo ng buhok on a daily basis. So, naliligo ako katawan lang, mukha, and I usually put this in a shower cap. Tapos, okay na ako. This is day 1. Naligo ako ng buhok kagahapon. The way I do it is, pinakamaraming beses na sa isang linggo, yung pagligo ng buhok ng 3 beses. So, I usually do it every other day. Pero kung kaya ko pa siyang patagalin ng mga 3 days, okay pa sa akin yun. At hindi pa siya, malalaman nyo naman sa buhok nyo pag meron na siyang product build-up. Meaning, medyo crusty na siya or medyo oily na siya, alam nyo na kailangan nyo na siyang paliguan, hindi nyo na siya ma-style, medyo gross looking na siya. Yun yung mga days na siguro mga second, third day ko na oily na yung buhok ko, which I don't mind din naman, not unless may pupuntahan ako or lalabas ako ng bahay, eh, hindi naman na nalalabas ang bahay ngayon. Bibigyan ko lang kayo ng 3 option because I have 3 products here that I use. Usually, ginagamit ko talaga itong Perfect Ash. This one is the 250 ml, around 500 pesos yata ito. So, nakakailang gamit na ako nito, nakaka-4 na gamit na ako and andito pa lang siya. So yun, papakita ko sa inyo kung paano ko siya gamitin in this clip. So, it's the 11th day since I dyed my hair gray. As you can see, sinasabi ko sa inyo na may mga yellow-yellow na tones because I dyed my hair black before. I explained it in my previous video, but this is how I purple shampoo my hair. This is what I use, the Perfect Ash Purple Toning Shampoo for bleach hair. Spot tone muna ako. Spot tone, kung meron bang term na ganun.
Sorry yung bayada ko, nagnunod sila ng crowns. So, yan. So, basically, I use my hands. May used sando o kahit anong damit na pwedeng ma-stain. Tapos pag medyo tapos na ako sa part na yan, kinakana ko na itong roots para ma-saturate. Okay, so tapos na tayo mag-apply. Babad lang natin siya ng about 30 minutes. Tapos i-rinse ko siya ng may konting water. Tapos babad tayo ulit ng 30 minutes. Tapos we're done. Okay, makakatulong kung meron ko yung shower to. Yeah. Okay, so ito yung extensions ko na ginupit. Ngayon lalagyan natin siya ng purple shampoo. Tapos papakita ko lang sa inyo yung difference. On there for a good 30 minutes or 15 minutes in this case kasi process na buhok na to. Ako ganyan yan. Kuha ka ulit ng purple shampoo. Medyo mahirap no kasi pinifilm ko siya eh. Pero kung hindi, sugali para sa akin to. Ito na rin yung time na nililinis ko yung scalp ko ng maigi. Lagyan natin ulit ng shower cap and leave it on for another 30 minutes. Itong kaninang binabad natin, ito na siya. So, balawan ko lang. Big difference. Na tone na to, so ito yung blonde. So, kailangan talaga yung buhok nyo at least this level para maging ashy siya. So, yun. Ganun lang ako mag-purple shampoo or mag-tone ng buhok. So, basically, ginagawa ko siya, kunwari ah, for example, third day ko na ngayon, eh, hindi pa naman ako din maliligo. So, may mga spots na to na dark gray, inuuna ko yung lagyan on a dry hair. Some would say na it's drying, but I always make sure na yung mga products na ginagamit ko sa buhok ko, lalo na yung shampoo, ay sulfate-free. Kasi yung sulfate, nakaka-fade pa siya lalo or nakaka-dry siya lalo. So, itong Perfect Ash shampoo natin ay sulfate-free. The way I do it is, kagaya na nakita nyo sa video, nilalagyan ko muna yung mga areas na feeling ko magbabrush agad. So, I do my roots and ends ng konti. Tapos, ito. Tapos, after 30 minutes, winawash ko yung buhok ko. I put a lot on my hand ng shampoo. Winawash ko siya. Tapos, I leave it on for a good 15 to 20 minutes. Tapos, condition na. With conditioner naman, hindi ako masyadong picky kasi dati ko pang conditioner to and ayoko nang bumili ng bagong conditioner. Although, merong mga kapartner tong mga conditioner to, mga purple shampoo na to. I feel like okay naman sa akin yung conditioner na gamit ko at the moment, which is yung Watson's lang. So, I use a handful, tapos binababot ko lang siya sa buhok ko for a good 10 minutes. I do my body, I brush my teeth, I do my face, tapos nire-rinse ko na rin yung buhok ko. I'll give you another option if your hair is kind of like on the orange side or andun kayo sa medyo blonde-ish na hair color. Ito kasi, this one is for yellow hair. If you want to achieve that ash tone, I would suggest the Perfect Ash. Pero kung medyo orange yung buhok nyo, itong Magnesium Silver Shampoo ng L'Oreal. Ito, this one is in, ito kasi purple, this one is blue. So, ito ginagamit ko pag medyo tamad akong maligo, ayoko magbabad-babad, ayoko nang, medyo kailangan mabilisan ng pag-prepare or pag-gayak. Ito yung gamit ko, so ganun lang din, shampoo as usual, tapos conditioner, tapos yeah, ligo. Ito naman, ginagamit ko rin tong Silver Plus Ageless Shampoo. Ginamit ko lang to twice yata. And tinry ko lang siya. Parang pareho lang siya ng effect nito. Pero parang mas gusto ko to kasi mas malambot sa buhok tong sa L'Oreal. May ka-partner din tong conditioner, pero medyo pricey na siya. This one is around 800 pesos. Ito kasi nasa 500 lang. Kung hindi kayo kakapusin sa budget, I would highly suggest this one. Pero when it comes to toning power, mas gusto ko to. Kasi it gives me that gray look without it looking violet. Alam mo yun, yung hindi siya nakaka-lilac, hindi siya nakaka-purple na purple. Gray siyang lumalabas sa akin and okay na sa akin yun. After that, pag marami akong time, yung aking, asan ba yun? Yung aking Olaplex. So, mga ganyan lang kakonti. Itong mga ganyan kakonti, hinahalo ko lang siya sa tubig.
na you can do a spritz bottle, pwede rin nasa Manila kasi yung ito, kakadala ko lang and gamit ko lang nito last week. So, ginagawa ko, itong ganito kaliit, nahalo ko lang siya sa tubig, spritz mo lang siya sa buhok mo, leave it on for a good hour. Yung iba, mas less pa, pero ako, 1 hour ko siyang pinababad. Tapos, yung number 2 naman, after mo i-rinse yung buhok mo, number 2 naman, leave it on for a good 2 hours, 3 hours, and you're good to go. Yung iba, ginagamit ito overnight. Hindi ko pa siya natry ng overnight kasi ayoko matulog ng basay buhok ko, ng naka-shower cap and all. So, mas gusto ko na parang habang may ginagawa ako sa laptop or nag-work to kill time, mas ginagamit ko to. When it comes to drying your hair naman, I wouldn't suggest na gamitin mo yung warm or hot setting ng blower nyo. Kasi your hair is at its weakest state when it's wet. So, ang mangyayari, mas fragile siya, mas weak siya, mas prone siya to break. So, ang ginagawa ko, yung aking blower, I use that on the lowest heat setting or the coldest setting para ma-maintain yung integrity ng buhok. Although, medyo matagal siya bago matuyo than the usual, it's fine with me kasi kesa ma-damage pa siya. So, basically, yun lang. And lastly, choose a good, ito kasi hindi ko na matandaan kung ano yung nakalagay dito. I think it's argan oil. Pero marami kasing hair oil na nabibili din sa iba't ibang online. So, a good hair oil will do. Yung ibang friends ko ginagamit yung Sabremod, yung iba yung Fitress. Pero, choose a good hair oil. This one, I think, is an argan oil. I use this when my hair is kind of damp. Tapos, after niya matuyo, isa pa ulit. Tapos, everyday, nilagyan ko nito. Just to make it more manageable. Our hair needs a lot of moisture at this point. So, I would highly suggest getting a nice and good hair oil. Kasi napaka-importante nun. So, basically, yun lang. I wash my hair pinakamadalas na yung 3 times a week. Kung kaya ko ng 2 times a week, I do 2 times a week. Tapos, I use conditioner, of course. Hindi mawawala yung conditioner. Tapos, yung kung gusto mo ng once a month na treatment, use Olaplex. Olaplex is a bond perfector. Sinabi ko na yun sa last video. I use that kasama sa mixture ng lahat ng ginawa sa akin. Bleach, color, and all. So, you can use this alone for hair treatment. Search na lang kung ano yung Olaplex. But for me, it's a good product to use. Medyo mahal kasi yung Olaplex. Pero, search nyo rin kung gusto nyo talaga siya maintain. I plan to have this hair for as long as I could. Para din hindi masayang yung bleach. Hindi ko pa alam kung ano gagawin ko sa roots ko pag nag-grow na siya. Pero I'm kind of liking my day hair. So, yun. For a purple shampoo, use the one that tones. Search rin sa internet kung saan pumapalong level of brass yung buhok nyo. Para alam nyo kung anong klaseng purple shampoo or toning shampoo yung kailangan yung bilhin. At wag na wag mawawala yung mga hair oil. Comes naman sa styling, hindi ako masyado nagpa-plancha na. But when I have to, I just use the lowest heat setting of my flat iron and I'm good to go. When it comes to my extensions naman, binabalawan ko lang to pag kailangan. Hindi siya kailangang paliguan araw-araw or every week. Pag kailangan ko siya ng kulot, I curl it. Pag kailangan ko siya ng straight, I straighten it. But I don't wash this often. Kasi wala naman siya, hindi naman siya nagpo-produce ng natural oil eh. Kasi ang natural oil mo nang galing sa scalp. Kung nag-hair extension kayo ng mas madalas, eh naglalagay kayo ng product sa hair extension nyo like hairspray or oil or anything, mas kailangan siyang hugasan. So, depende sa inyo. Anyway, yun lang. Sana nagustuhan yung buong video na to. I'll be showing you clips on how I use my hair extensions. Ayan. Ganyan lang ako mag-hair extension. I sometimes put it in a high bun. And okay, minsan nakalugay lang. But let me know if you want me to do different kinds of hairstyles with my hair extensions or with this hair. Kasi iba ang hairstyle ko ng freshly wash, second day and third day. Kasi syempre, alam mo yun, medyo oily na siya for the most part ng third day. Kaya iba na rin yung hairstyle ko for the third day. So anyway, sana nakatulong tong video na to. If you're not subscribed yet, please do so I can continue making these kind of videos. My social media accounts will be linked down below and here in the screen. If you have any other questions, feel free to DM me or comment it down para magawa natin ang paraan. I'll see you guys soon. Thank you guys for watching. Stay safe and God bless. Bye.